Eh, maba ni buhok niya, sobra. Lagpas sa ano na dito na, sa tagiliran, nandiyan na sa tagiliran niya. Ayan. So, pero kasi, gugupitan ko siya. Kasi, maliit lang naman, konti lang, parang ganyan lang. Kasi kung nakikita, may mga split ends. Ayaw niya kasi mapaigse. Yan, ang haba na ng buhok niya. Papwet na. Ate, watch mama. Ate, ate. Hello? Sumada mong haba-haba ng buhok. So, ayun. If I eh, nabilang ko pala sila. Binilang ko pala sila sa 100 yen siya. Pili ko lang kung meron dyan sa Daiso. Basta parang siyang Kendo na 100 yen. Kasi gusto nila to. Mahal kaya yung ganito mga 500 yen, 400 yen, 1,000 yen, yung malaki-laki. This is purple, right? And if take off, blue. And this is green. And if take off, blue. Tignan mo. Ano siya? Green. Pero pagtanggalin, blue pala. Kung ano? Hindi ko alam yun. Oh. Gupitan ko siya, guys. Ano lang, parang ang tawag ng trim lang. Trim. Tignan nyo naman, diba? Ang haba lang ng buhok niya. So, siguro mga 1 inch. Kasi sabi nila, diba? Dapat ganun daw talaga. Never pa si ate naka-experience na magpagupit sa salon. Ayaw din niya kasi magpagupit. Gusto lang yung ganyan, yung utulan siya. Simula pagka-baby nila, ako lang or kami ni Papa. Madalas ako. Ako yung nagugupit sa kanila. Kahit si Bunso noon. Ang pangit nga man ang gupit ni Bunso ko noon dati nang ginupitan ko siya. Kailan lang? Last weekend ba? Si Bunso dinala ni Papa sa... Dinala siya ni Papa sa salon. First time niya maka-experience. Mura lang naman kasi pang bata. Mura lang kasi bata na ano. 1,000 yen ba? Or 500 pesos. Mahal pa rin siya actually kasi naalala ko dun sa amin pag nagpapagupit. Bagay, ako, lumaki rin ako na hindi masyadong napupunta ng salon or pinapagupitan sa salon. Pinapagupitan sa salon kasi marunong ng mother ko. Parang ano niya dati, part-time job niya yung parang salon, manicure, pedicure, ayun. Kukulot siya, nagugupit. So, marunong yung nanay namin. Experience ba? Ba't mapapag-aralan din? Ako lang din naman nagupit dito. Ang haba na. Pero maganda lang kasi makapal. Yung, hindi naman gaano kakapal pero hindi manipis yung buhok ni ate. Ako kasi parang ganyan din buhok ko dati. Parang numipis na lang siya nang magkaroon ako ng anak. Kita nyo rin ako. Ganito lang. Oh. Sige na. Mahal eh. 1,000 or 2,000 yen or mga 1,000 pesos na ko. Relate dyan yung iba. Relate kayo dyan. Mahal magpagupit sa Japan kahit magpapagupit ka lang. Wala parang reband yun eh. Mayroon ako itong pang professional na gunti. Charot! Pag professional talaga, si Papa bumili nito kasi ginagamit ko rin na gunting dati. Is gunting lang din namin dito sa bahay. Professional yarn. Ito, basta ako yung ginagamit ko madalas ito. Basta ganyan lang, tapos may sukli ako na ganito maliliit. Yan. May, inihintay ko lang mamit yung kaibigan ko ulit eh. Kasi last time yung kaibigan ko yung nagupit sa akin. Ito, siya yung nagupit niya. Pero trim lang talaga, parang ganito lang, puputulan ko lang. Ayan, tapos sukat ko ng, sukat, kailangan ng ruler. Sabi ruler. Kailangan natin ng ruler sis. Wait lang. Ayan yung ruler. Ruler yan. Hanggang dito. Ruler talaga. Joke lang. Kailangan suklayin siya ng maigi. Meron ako pang basa. Pabasahin natin konti para madali. O magkapantay-pantay. Ba? Tama ba? Atin dulo lang. Ate, huwag magulo. Too much. Subukan na natin. Ganyan lang. Ayan. So, di ba? Professional yarn. Ito yung ginamit. Parang ilang ano ba? Hindi siya pantay ah. Ayusin naman mamaya o yan. Pak. Gusto niya yun. Yung may mga tabo. Dito ko sinasalo yung buhok niya. Tapos ito na. Parang final. Ayan. O di ba? Matanggal din yung split ends. Maganda na siya tingnan. Ito karami. Carry lang naman. Ay, ganyan lang. Oh, diba? Mahaba pa rin siya. Hanggang dito yung ginupit ko. Parang ganyan lang. Ganyan lang. Mahaba pa naman yan eh. Ako rin, ano yun nga. Ginupit talaga. Ako rin ganyan lang din. Mabit ko. Yan. Spring vacation na pa naman. Ayaw niya magpagupit sa salon. Natatakot siguro siya. Baka eksian. Siyempre, nahihiya siyang humindi. Nahihiya siyang umayaw. Kung ano yung recommend. Baka sabihin lang niya, okay. Alam kong gusto niya mahaba. Diba? Pa. Ayan. Ayun mga nakuha. Mga silang naman. Okay na. Carry na. Ate, watch mama. Ate, watch mama. Ay. Ay, watch. Boom. Siyempre, ayusan ko yung buhok niya, 30. Diba? Sa akin na kayo magpagupit, may libreng 30 pa. Sa akin na kayo magpagupit, guys. Libre pa yung pag-arrange ng hair. 30 and after. Tsaka ganun. May swimming lesson sila mamaya eh. After nun, si Papa magdadala. And what will you do after swimming, ate? Bike. Yan, kukunin na niya yung bicycle niya. Can we push pop? Yan, kukunin niya na yung bike niya kasi yung bike niya nga na orange para na yung kay Bunso. Parang birthday present na yun before eh. Parang 2 years ago, 1 year ago ba? Tapos, ayan, kukunin niya na yung bike niya. Nagpa-reserve na sila. What color did you choose? White.
White, more bigger na. Maganda lang sa kanila kasi magkasunod. Tapos yung pinili niya before is orange. So, pwedeng ano, unisex yung napili niya na kulay ng bicycle. Kaya magagamit din ni Bunso, di ba? Pak. Kaya, ayun. Hindi rin sayang, di ba? Sayang din naman kasi kung bibili siya ng pink, tapos after one year, hindi niya lang gagamitin. Or, kasi magkasunod lang talaga, di ba sila? Okay na yan. Yan, para hindi lang nakaano yung buhok niya. You should. Morning naman. O, di ba? Tapos na ang gupitan. Push pop. Ayun, mga mag-aalauna na. May swimming lesson yung mga bata. Si Papa magdadala. Kumili ako dun sa supermarket ng pan. 50% siya. Ano ka? Saan kaya ang punta? So, ganun, rarakit ako. Nilinisan ko yung bahay ko dito na isa. Kaysa naman kumuha pa ako ng ibang cleaner na maglilinis. Ako na lang. Ay! Yabang. Yung papahan ko. So, ako yung maglilinis. So, ganun. Kain muna tayo niyan para pampa-energy. Okay, tara. Ito natin kainis sa park. Alauna pa yung aking oras eh. Maaga pa. Ano mo yung tanim? Cute. Saan tayo doon? Maganda dito kasi park. Saan tayo tao? Buti hindi umuulan, pero may dala akong payong. Kasi umulan kahapon, bahay lang naman kami, wala naman pasok. Huwag kumain, charot. Kumain talaga, ang ganda ng araw ngayon. Tayo kakain para pampa-energy. Kasi hindi ako nabibreakfast, di ba? Baka naman himatayin ako. Ayoko rin naman lumabas kasi naglakad ako. Tabigat sa tiyan, masakit sa tiyan, alam mo yun. Daming ayaw, arpit. Pero ngayon, kain tayo light. Light food lang, light food lang. Okay. Ano ba siya? Hindi ko alam kung ano ito eh. Hindi ako sure. Curry ata, kailangan niyang initin. Initin ko lang sa tiyan ko. May gano'n naman ako laging tubig. Pag may seal na ganyan, laging for the prod. 50% yan. Parang 30 pesos. Pili ko dito. Yan. Curry nga. Curry. Sarap. Curry yan. Sama niyo muna ako kumain. Alauna yung aking racket. Tapos, alam ko makauwi ng bahay ng mga lasing ko. Ano lang talaga sa oras yung biyahe-biyahe. Gusto ko yung racket na dyan lang, malapit lang, walking distance, pwede bike. Kasi pagkasakay-sakay pa o malayo, dagdag sa oras. Kaya yan. Masarap siya, oh. Diba? Sale siya kasi mag-expire na. Masarap. Diba? Diba? Kaya mga sombrero pa ako. Ito lang ako payong eh. Yan. Para sigurado ba? Bang, kaya ayoko na kasi magmadali na kumakain tapos lalabas ako ng bahay. So, ngayon, may time pa ako, mga 20 minutes. Relax lang, relax muna bago start. So, ganyan. 3 hours kasi yun eh. 3 hours yung racket ko. Tuloy-tuloy yun, straight, maglilinis ka. Tapos, sabi nga, pwede daw ba ako mag-extend pa ng 30 minutes para may papaplancha lang sa akin ng mga shirt. Sabi ko, hindi ako makakapag-extend. Kailangan ko kasi makuwi ng bahay kasi si ate tsaka si papa lalabas sila. Kung alas 6 kasi, kukunin nila yung bike ni ate kasi nilal na si ate. Di ba sabi niya kanina? So, sabi ko, hindi ako pwede mag-extend pero gagawin ko ng paraan para makapag-plancha. Gawa? Dapat na rin, pwede na ako pumunta. Kasi dagdag bayad yun ah. So, pwede ko naman nagustuhan na sa akin kasi parang hindi lang yung bayad yung iniisip ko. Siyempre, tiwala din, di ba? Kung mabait naman kasi sila, deserve nila. So, dati naalala ko nang bago pala ako dito. Kasi ilan yan sila na nilinisan ko. Bago pala ako sa kanya. Gusto niya tapusin ko lahat ng gawaing bahay. Pag tapusin ko maglinis sa loob ng 3 oras lang, buong bahay. Idalawa yung toilet nila. May bathtub, shower room, ganun. Dalawa talaga sa baba sa taas. Living room, kusina, plus ilan yung bedroom nila, 3 ba? Apat sa baba pa. Pero ngayon, medyo ano na siya, parang kailangan lang pala ng time management. Tapos, kung nalinisan ko or na, tsaka pag gusto mo yung ginagawa. Gusto ko siya eh. Medyo hawak ko yung oras ko ba? Dal-dal ko dito, may nakikinig. Medyo hawak ko ba yung oras ko? Kasi, kumbaga kami lang yung mag-schedule, kailan yung start ko, kailan ako pwede, kailan ako available. Hindi yung, kunwari, magtrabaho ko sa talagang sa hotel, ganun. Kailangan advance sabihin ko kung kailan ako pwede. Hindi naman pwedeng ganun, lalo ngayon spring vacation, di ba? Ngayon sila nag-adjust. Pag ganyan spring vacation, minsan kasi gusto talaga nila ako pumunta, minsan sabihin nila pwedeng sa gabi or pag available ako talaga. And okay na to kaysa nakanganga lang sa bahay, di ba? Total yung mga gawaing bahay doon, nagagawa ko naman yun. Pagka sa bahay ako, kahit nandun yung mga anak ko. Kasi naglalaro lang naman sila together. Ay, bukas may lakad kami. Sabi ko, umiyak. Tsaka pa nun din eh, pag magpunta sila ng swimming lesson, hindi na ako sumasama. Si Papa ay nagdadala sa kanila. Tulad ngayon, nandun sila. So, nasa bahay lang ako. Wala, matutulog lang. Mag-awal-wal. Sabi ko, wala pa ba? Maaga pa, diba? At least relax na lang ako. Pwede na ako mag-start ngayon eh. Dagdag bayad pa yun. Muna pa, hinga muna tayo na eh. Wala. Kumikilim. Kumikilimlim. Kumukulimlim. May ano dito silungan eh. Oh, diba? Sabay yun.
Pauwi nami. O, diba? Tapos na. Mga alas 4. Oh, may binigay pa na sweets. Yan, dalawang box pa yan. Tingnan. O, diba? Parang Tokyo. Ata, no. Nakasulat Tokyo eh. Cookies siguro yan. Basta sweets yan. Ayan. Binigay sa akin kasi diet sila. Ayaw nilang kumain ng ganyan masyado. Diet sila. Kaya binigay sa akin. Ako naman yung papatabain nila. Mabuti lang mayroon akong si ate tsaka si Bunso. Sila naman yung mahilig sa sweets sila, Papa. Bibigay ko. Mabinadaanan ko. Tara. Nagdakad na lang ako papuntang station uli. Kasi may time naman. Ganun din naman. May time pa naman. Kaya malakad na lang. Walking pa ako. Sabi ko, school siguro yan. Marami din naman mga estudyante na nag-walk. Naglalakad lang din. Halos ganun din yung layo. Kaya bakit pa tayo ano? Estudyante sila, Jackie. Hindi ka estudyante. Naglinis. Kayo lang kasi nag-cleaning ako. So, pagoda. Pagod na pagod. Pero kaya lang. Kaya lang. Exercise din to. Sabi ko, sayang pamasahe. Sabi ko, photography. Photography. Ayan o. Oh, masarap kasi maglakad dito sa Japan. Tsaka maganda weather ngayon. Ang ganda ng weather. Walang masyadong tao, tinan nyo. Peaceful, safe. Diba? Safe lang. Peaceful, walang masyadong tao. Kaya maglalakad talaga. Sarap maglakad. Kahit gabi, maraming nag-walking. May mga pet sila, dog. Walking sila with dog, ganun, jogging. Yan, dito ko na-enjoy to. Yung ganito. Wala naman nakahablot ng cellphone. Wala naman. Wala. Wala sila Bunso. Sabay-sabay na kami. Di! Si ate. Si ate. Pang swimming cup. Bahay na kami. Bahay na kami. Doon na sila papa tsaka si ate. Kukunin kasi nila yung bike ni ate. Kikita niyo yun. Pagod ako, pagod ah. Ito yung binigay sa akin. Gusto ko siya open. Or umaya na. Ano to? Parang chocolate, sabi ni Papa. Dalawa pa talaga sis. Talaga. Salamat! Maglalabag pa ako yung pang-swimming nila. Ito parang yung flower, oh. Ang graduation ng flower ni Bunso. Carnation siya and something. So yun, bye-bye! Ano na, open ang ref. Ate, where's your bicycle, te? Ayan yung bicycle niya. Yay! Ayan, yung kulay na pinili niya. Para pwede ka! Wow! Bunso! Wow, wow, wow! Yate, doko nagda? Yata, mas malaki na siya. Kasi isa niya para na kay Bunso. Tapos linipat niya yung ilaw niya. Ilaw yan eh. How can turn on this one? Ayan, ilaw siya. Ayan, ito. How can do this? How can ate this one? How can? I don't know. Ah. Ayan, may gear siya eh. O, diba? Finally, meron na siya. Mag-spring vacation tsaka summer vacation magagamit yan. Finally. Makapal yung dito niya. Parang ano, mountain bike.